Iyan, good morning guys! Dadayo na naman tayo ng ibahay para gumawa ng content. Nandito tayo sa Barangay Aparicio. Iyan. So, pupunta tayo ngayon sa Minaa ulit. Actually, dumaan ako doon sa bahay, doon sa Laginbanwa. Tinanong ko si nanay kung nasaan si tatay, nando na daw sa bundok. Gumala siya doon mag-isa sa iba namang part ng kwan. Sa ibang part naman ng lupa namin. So yan guys, ganito yung kalsada dito sa papunta sa amin. Nabuti nga ngayon, meron ng kalsada. Dati talaga wala. Walang kalsada dati dito. Dito, doon pa dumadaan sa kwan, sa ilog. Doon sa ilalim. Diyan sa ilalim na yan, may ilog yan dyan. Bali dati, wala pang kalsada. Sa ilog dumadaan yung mga tao kasi nga shortcut. Tabok-tabok ba? Tawid-tawid, ganun. So, sa kinatagalan, nagkaroon ng kalsada. Naging magaan na yung mga pagtitiis o sakripisyo ng mga tao. So, that way is going to Barangay Aparicio. At dito naman yung papunta sa amin. Yan. So, napapansin nyo guys, maraming bamboo, mga nyog, mga saging. Yan yung mga pangunahing hanap buhay dito sa bundok. Yan yung mga pinagkukunan ng mga tao para matustusan ang mga sa araw-araw na pangangailangan, lalo na sa mga anak nila na nag-aaral kagaya namin dati. Yan, yan yung pinagkukunan namin. O, tingnan nyo yung bundok, puro nyog yan. Tapos may mga pananim sila dyan, mga gabi, mga palawan or sina. Yan o, maraming nyog. So dito sa amin sa Minaa, Aparicio, Mulaki, basta part dito guys, dito yung mga kwan, sobrang dami ng nyog at mga bambo. Dati nga naalala ko, elementary pa lang ako, araw ng Lunes yan, sabay-sabay nag balsa yan o. Minsan marami dyan na bambo guys. Baka ano lang kakadeliver. Ito, takop-takop tawag. O, ayan. Take 30. May 20. Mura lang dito sa amin. Meron din dito. May mga pang bakod. You know, malalaki. So, depende yan sa size ng bamboo. Kung malalaki, malaki din yung price. Yan guys, so. Ito yung mga tambakan ng bambu. Tapos doon sa dinaanan natin kanina. And then dito. Yan. Yan o, ilog na yan. So pag i-deliver na yan, pipick upin ng truck. Tapos dalhin doon sa bayan kung saan sila may pwesto. Marami kasing ano, gumagamit ng bambu guys. Ginagamit sa pang sa mga buhos na building, sa mga native na bahay. Tapos lagyan mo ng barnes, asos ah. Pwede kang manalamin. Oo. Yan yung tinatawag na kaingin sa amin guys oh. Yan, kaingin tawag dyan. Yung isang bundok ay gagapasin para lagyan ng taniman ng palay. After ng palay yan, tataniman nila ng kamuting kahoy. Pero kukunan muna ng mga damo. So ito yung pinakamataas na kalsada guys. Yan o, downhill. Pag doon ka galing sa bayan, pag pauwi ka naman, uphill. Sobrang taas. Maraming mga native na manok. Kaya yung mga kargado ng mga tricycle dyan, mga motor na habal-habal ay talagang
kailangan malaki yung sprocket mo. 52 yung ngipin o yung laki. So, yan. Ito yung naunang kalsada. Ngayon naman, ginagawa na nila sa tuloy-tuloy na to. Idudugtong nila doon sa kwan. So, nahan kasi nasiminto na doon. Yan oh, matatalim yung mga bato dito, guys. Oh. Sobrang talim ng mga bato rito. At malakas din yung landslide. Kasi nga yung mga bato ay parang hindi matibay, yan oh. So dadaan tayo dito. Maganda sana kung may pang breakfast tayo, no? Bibigyan natin sila kaso hindi tayo nakapagbili. Ano mahaw? Sige, sige. Kamuting ka, hoy. Hoy, sige lang. Diretso ko. Yan guys, oh. Ginagawa nila, guys. Dati yung daanan dito, maliit lang. As in, motor lang yung kayang ano, or tao. Dati dito, mga ganito lang kalapad, guys, oh. Dito tsaka doon, yun lang yung daanan, kalaki. So, meron ang pira yung ating bayan. Kaya, napagawa yung kalsada, which is napakalaking tulong sa mga taga dito sa amin. Tapos, Yawan tsaka Madjos. Yan o, ganda ng bato. May kulay-kulay. May kulay yung mga layer-layer ba. Ito naman, sobrang laki ng landslide dito kasi ilang beses na to nagka-landslide. Yan guys, oh. Ilog na yan sa baba. Yan o. Oh. Yun. Sobrang taas niyan. O, oh, tingnan nyo naman. Daming nyug. Tapos mga bambu dyan sa baba. So, matatalas yung bato rin dito. Tingnan nyo. Kuha tayo ng sample. Pag napudpud siya, guys. O, oh, matatalas yan. Pag yung gulong mo malasin dyan, talagang malas. Magtutulak ka. Magtutulak ka hanggang dun sa kung saan may ano, paggawa ng motor. Oo. May nag-aayos ng motor. So, dito, nasiminto na. Hanggang dun. So, mag-iingat lang kayo dito kasi yan, oh, mabuhangin. Yun, madulas yan. Kasi pag umulan, yung buhangin na anod, napupunta sa kalsada kasi nga hindi pa naayos ng ano, hindi pa siya tapos. So yan, ingat na lang dyan. Importante, meron na tayong kalsada. O, diba? Yan. Dito dati ako nahulog, guys. O, dito, yan, nahulog ako dati dyan. May dala akong dalawang sakong siminto. Kasi nga, siniminto ko yung flooring dun sa maliit ko na kubo. Oh, yan yung banghouse ng ano, mga trabahador. Diyan nila ginalagay yung mga equipment nila, mga gamit. Oh, yan. Grabe, ang laki na talaga ng pinagbago, no? Oh. Tapos isa to sa malaking bagay pa dahil yung mga nyug na to, like kunyari kayong may-ari, dati papasanin mo pa yan hanggang doon sa ilog kasi nga doon yung bambu na kakargahan mo, yan o, ilog. So ngayon, dito mo na ilagay sa kalsada, ipapick up mo na lang sa bibili. O, di ba? Mas mabilis na siya. Mas pinabilis yung trabaho ng tao. So dati ito, hindi pa to simentado. Ngayon, simentado na. Ayan. O, di ba? Lalong dadami yung pupunta dito magfiesta. Kasi guys, dito sa amin, pag magfiesta, kahit maliit lang yung barangay namin, daming ano, pumupunta mga tao kasi nga, yan talaga yung isang kultura dito sa atin. Dinadayo yung kung saan may fiesta, mga sayawan. Siyempre pag binata ka or may pamilya ka doon sa ibang barangay, bibisita ka doon. Oh, yan.
Buti na lang, hindi maulan. So, ito yung another bunkhouse nila, guys. Yun. Yun, oh. May maraming bambo. Naka-stuck. Ilog na. Oh, baka sa in the future to, magiging tourist spot na din dahil may kalsada dito sa gilid. Tapos yung ilog, ma-upgrade yan kung anon man mangyari. Malagyan ng mga kubo-kubo. Tapos magiging mapunta ng mga tao. Oh, dito na tayo tatawid. Yan. Tatawid na tayo dyan. Which is na vlog natin noong 2 times na nating na vlog yan dyan, guys. Oh, yan na. Dati talaga naglalakad kami mula dun sa Aparicio. May dala ka na bigas, mabibigat. Ngayon, motor na lang. Pasok na yung motor.